ating pagsasaluhan mga kapamilya. At sana po ready na kayo, nakahanda na rin ang inyong almusal dahil sasaluhan namin kayo na lang ang mga kwento, storya, balita na para lamang po sa inyo ngayong umaga. Good morning, Mark and Gracia! Bagong morning, Christopher. Bagong morning, mga kapamilya. Napakabilis talaga ng panahon. It's our last 7 episodes, mga kapamilya. Kaya naman, midweek bestie na po, samahan nyo na po kami ngayong umaga. Dahil syempre, the more, the merrier. Let's bangon na po with a smile on our faces and pusong may galak. Good morning, guys! Good morning! Good morning, Poppy. Good morning, netizens. Good morning, mga nagagapuha, nagagandahan mo nila lang sa buong mundo. Good morning. Don't forget to say a prayer every time we wake up, mga pamilya. Ano man yan, kahit ano man yan, ang relationship natin with God, walang dapat makapagdikta sa atin kung paano natin gagawin yan. You yourself, dapat alam mo kung paano mo paikutin ang relationship mo with God. Kung gusto mo siyang ituring na best friend, kung gusto mo siyang ituring na parang tatay, hindi ba? Nasa sa'yo yan. But don't forget to say a prayer each morning when we wake up, mga pamilya. Because each morning is another chance. Each morning is another opportunity. Kaya naman, bangon na po dyan. Sasaluhan na naman namin kayo na to. We're so excited dahil syempre, kaya nilalapit ang ating pag-goodbye. Natutuwa kami sa inyong patuloy na suporta, kaya we thank you mga pamilya. Ito naman, speaking of 7 days, alam naman natin malaking dagot ito sa buhay natin. But again, sa pinag-uusapan natin lagi na we have to keep moving forward. Paps and Marky, kung ako na may magtatanong sa inyo personally, what is your greatest call in life so far at paano mo ito na-survive? Papi Noriel muna. Para sa akin, nung namatay ang aking father, 2012, kung tama yung memory ko. Pero hindi lang yun eh, may mga kasabay pang nangyari yun nung mga panahon na yun. Pero paano ko na-survive? Mahirap eh, kasi nag-host din ako ng GUK that time. Siyempre, ngingiti ka sa harap ng camera, tapos may ganun problema. Kahit kung di pa namamatay, no, nakaratay pa lang yung utak ko nandun sa Nueva Ecija, pero kailangan mong umiti para sa morning show. Pero paano ko na-survive? Nandyan ang family, nandyan ang mga kaibigan. May dapat lagi kang napapalibutan ng mga positibong tao. Tapos, no man is an island, sabi nga nila. So, kailangan mong humingi ng tulong. Kailangan mong ilabas, mag-release ng galit, ng bigat. Tapos pag dumating sa'yo yung mga ganong panahon, feeling mo napaka-unfair ng buhay, ng mundo. So, kailangan mo maging positibo, napalibutan ka ng positibo, at dapat alam mong i-realign yung focus mo sa buhay para makabalik ka sa wisyo, sa tamang wisyo, at makamove on ka, makapag-move forward. Ay nako, Diyosko Lord, ito ang siguro hindi ko kakayaan, nakaunod tayo, yung mawalan talaga ng mahal sa buhay. That's so hard. Isa sa mga pinaka hindi mo makakalimutan. Thank you, Pops, for being so courageous. Ikaw naman, Marky. Yes, thank you, Huya, for we appreciate the courage and the honesty. Hugs. Ayan, sa akin naman, siguro since si Kuya Noriel nag-share siya about sa family, sa akin, gusto ko lang siguro mag-inspire sa mga taong nare-reject or mga taong nag-fail. Sa akin yung greatest fall or one of the greatest fall when it comes to work is isa kasi sa mga dream job ko talaga dati is maging flight attendant. Tapos ilang attempts ako, siguro naka-3 airlines ako, sunod. And lahat talaga yun ay walang tumanggap sa akin. So nag-fail ako, laging sa last part na. Nag-fail ako. Sa akin siguro, ang ginawa ko, how did I pick myself up? Kailangan mong i-acknowledge na yung problema o kaya yung pinagdadaanan mo, wag mo siyang i-deny. And then, you have to realize kung saan ka ba nagkakamali. From there, kasi na-realize ko siguro na there are other things for me. Eventually, there's something greater nga pala for me as greater para sa akin. Doon ako naging host ng morning show. So, inisip ko na something better is coming. And sabi ko dito, crush kahapon,
there's always a reason for everything. God has a greater plan. Feeling natin yung plan natin is maayos na, pero His plans are superior than ours. Ayun. So, yun yung sa akin. Totoo yan, di ba? Yung akala mo pinaka-downfall mo is actually an opportunity for a greater path, di ba? Ako, hindi ko alam kung paano ko maikukwento ito dahil hindi ko rin naikwento sa inyong dalawa ito, pero ito lang recently lang nangyari, na parang may nangyari sa buhay ko na, well, actually, of course, yung pinagdaraanan ng family ko ngayon, napakabigat. But siguro yung greatest call ko na masasabi is that moment that I thought I am no longer useful in this world. I'm no longer needed sa mundong ito. And I've been through an experience na buti na lang hindi ko ginawa. Buti na lang nangibabaw yung faith ko. Buti na lang mas kinausap ako siguro ng guardian angel ko. Kasi yung time na yun, parang lahat ng aspeto ng buhay ko, question ko eh. Am I not a good daughter? Am I not a good wife? Am I not a good person? Am I not a good sister? Lahat yun, pumasok sa utak ko. Lahat siguro ng stress din natin nararamdaman for the past months, mawawalan tayo ng company, and everything. Lahat ng aspect sa buhay ko, parang nawalan ako ng silbi. Sobrang hirap nung struggle ko nung mga ilang past days na yun. Then eventually, I plan to do something na buti na lang hindi ko ginawa. Because I think ako yung magbibigay ng malaking downfall sa family ko. So, there, I survived because I believe na mas powerful si God more than ever. More than everything. More than anything. Kasi mas kinontrol niya pa rin yung utak ko, mas kinontrol niya pa rin yung acts ko, ganun. And I would like to say this, mga kapamilya, if you are suffering from something mentally, spiritually, those depressing moments of your life, huwag po kayong mahihiyang mag-seek ng tulong po from your family, friends, kung kanino ka man komportable. If you don't want to speak to someone, speak to him. He is always listening. Huwag po kayong sanang mag-iisip na kayo lang mag-isa sa mundong ito, dahil bawat tao po sa mundong ito ay may purpose, at bawat tao sa mundo ay importante. Tatandaan mo yan, you are special and you are needed. You are beautiful. You are one of the greatest things that this world has. So, love yourself. Yes, okay. Yes, yes. Pag nararamdaman mo yun, you have to tell yourself again na give up tomorrow. Ibig sabihin po niyan, there's always a new day, a brighter day, tapos lilipas din po yan. Kahit problema po lumilipas, wala talagang permanente sa mundo. Give up tomorrow. Habang pinagtitripan pa yung buhok kong makapal na. Mga kapamilya, stay positive. Lagi namin sinasabi niya yan sa inyo. Maging positibo tayo sa buhay, may laging handang makinig po sa atin. Hindi po kaduwagan na umiyak ka paminsan-minsan. Ilabas mo, mag-release ka, ilabas mo yung bigat. Kung mag-isa mo, okay lang, umiyak ka kahit kung ano, ilabas mo lang yan. But make sure na hindi ka masyado mag-dwell doon sa nararamdaman mo. Kasi yun ang, tulad nung pinapanood kong anime, talagang nanonood ako ng anime, yung Black Clover, i-share ko na. Ang sabi ko, ang ganda ng quote, sabi, yung pagiging mahina, itatagalin ko na yung pagiging mahina ay hindi masama. Ang masama ay yung pag-i-stay mong mahina. So, laban lang, maging learning lahat ng pinagdadaanan mo. Tapos, use it to move forward at maging mas maganda yung buhay mo in the future. Sabi sa inyo, may magandang naidudulot ang anime, mga kapamilya. Samantala, humahaba ang ating usapan bago pang lahat ng yan. Kung may experience po kayo, pwede niyo po sulat yan sa aming komento at mababasa namin yan kahit pa paano. Hindi man on air, binabasa namin yan off the air.
mga kapamilya, i-type nyo na po yan at habang tinatype nyo yan, i-share nyo na rin itong pinapanood ninyo na BMK para po lumawak pa rin sa mga nalalabing araw natin ng ating community dito sa online. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang mga balita ngayong umaga. Hirap ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang ani, kaya naman inilunsad ng Provincial Agriculture Office ang Abig Pangasinan. Dahil pa rin sa pandemya, doble ang hirap ng mga magsasaka. Problema kung paano nila maibebenta ang kanilang mga produkto na babarating pa ng ilang trader. At dahil tag-ulan, mabilis bumaba ang kalidad ng mga produkto tulad ng prutas at gulay. Idagdag pa ang kakulangan sa makinarya. Kaya naman sa Pangasinan, bukod sa pamimigay ng libreng binhi, abono at pamimigay ng ilang farm machineries, tinatarget ng provincial government na bilhin ang mga local produce ng mga magsasaka sa pamamagitan ng Abig Pangasinan o Hill Pangasinan program na inilunsad ngayong may pandemya. Layo nito na matulungan ang mga residente na naapektuhan ng pandemya, kabilang na ang mga magsasaka at mangingisda. Mismo ang provincial government ang bumibili ng mga produkto para ipamigay sa mga relief distributions at pagkain ng mga pasyente sa mga ospital. Anihan ngayon na kung may makakaani tayo, kasi hindi pa natin alam na makakaani tayo ngayon, kasi yung panahon natin, itong sitwasyon natin ngayon, mahirap maggumalaw kasi mayroon tayong pandemya. Parang wala pa atang nabigyan ng katulad nung linalakad nilang harvester tapos traktor. Hindi pa ata sila nakakuha. Problema natin isa rin is yung buying power medyo bumaba. So dapat yung importation, dapat tigilin. No? Huwag nilang sabihin na last year, ito naman yung in-import natin. Eh. Import ulit natin. Dapat hindi ganun kasi yung buying power nawala. Eh. So dapat bawasan or totally into muna yung pag-import ng mga produkto na marami naman tayong local na producers. Hindi lang po yun. Andun din yung aming opisina, yung OPAG, na nagbibigay ng mga planting materials, ng mga seed, ng mga maliliit na machineries para makatulong. At andun din po ang ibang opisina ng probinsya na nagbibigay ng loan assistance sa ating mga organized cooperatives at association. Agresibong mass testing at contact tracing daw ang dahilan kung bakit tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Baguio City. Miyerkules ng nakaraang linggo, nasa 189 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Baguio City. Sa tala naman kahapon, umabot na ito sa 259. Ayon sa pamahalang lungsod, ang agresibong targeted testing at contact tracing ang dahilan sa likod ng pagtaas ng bilang. Kung titignan ang bilang ng isinagawang PCR test, higit ito sa 10% ng populasyon ng Baguio. Iba pa ito sa 9,000 idinaan sa Rapid Diagnostic Test o RDT, kung saan halos 400 ang naging reactive kaya isinailalim sa PCR test para sa kumpirmasyon. Sa isang sektor, 3,000 hanggang 4,000 ang target na isailalim sa PCR test. Dito raw kasi makikita kung ano ang tunay na kalagayan ng lungsod ngayong may pandemya. Nagkaroon na ng pag-uusap kahapon ang pamahalang lungsod at ang may-ari ng mga supermarket kung saan napagkasunduan. Nasasagutin ng mga negosyong ito ang testing ng kanilang mga empleyado. Ahanap naman ang paraan ng lungsod para mapababa ang presyo ng mga kit na gagamitin. Inihahanda rin ang karagdagang bed capacity para sa mga isolation facility tulad sa Teachers Camp at Old Santo Niño Hospital para agad maihiwalay ang mga lalabas sa positibo at hindi na maipasa ang virus sa iba. Our population is 370,000. Our floating population is 150,000. And now we're hitting around 32,000 ay yung PCR test natin. Patas no? I think we're the highest in terms of testing vis-a-vis yung population. Siguro tayong pinapataas dito sa Pilipinas. So we're doing okay. So far as our We targeted a certain sector na hindi natin nakikita noon. And then, pagdating dun sa results ng testing, we found out na there's a lot pala dun na, no, na positive. And then, pag contact trace natin, dun sa mga nag-positive,
marami pa rin naging what we call F1 contacts na nag-turn out in a positive. Yung epidemiology and surveillance unit natin is tama yung sector na tinarget nila. So doon ngayon, naglabasan ngayon yung mga contacts. Bilang pagdiriwang sa buwan ng wika, lumahok sa laro ng lahi o mga tradisyonal na larong Pilipino ang mga persons deprived of liberty sa Lawag at Batac City. Ang ilang person deprived of liberty o PDL ng Batac City Jail nagtagisan ng galing sa pag-awit ng mga original Filipino music, pagbigkas ng isinulat na tula, at maging mga laro na tradisyonal tulad ng karera ng gusong baka at marami pang iba. Ang mga paligsahang ito ay pakikisa ng City Jail sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Ganito rin ang ginawa sa Lawag City Jail. Paraan din nila ito para iwas stress ang mga PDL lalo na ngayong pandemya. Para sa kanila, nasa loob man sila ng kulungan, malaya naman nilang naipapahayag ang kanilang mga nasa isip at damdamin sa tulong ng mga iba-ibang aktibidad tulad na lamang ng pakikisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Ito po ay taunang sinasagawa ng Batac District Jail upang patuloy na maisadiwa ang kahalagahan ng ating sariling wika. Ito din po ang nagpapaalala sa mga Pilipino gaya ng ating mga kapatid sa komunidad na ito na paigtingin ang paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang mga larangan upang maging mas buhay at makulay ang ating wikang pambansa. Mahalaga para maitaas natin ang antas ng kalusugang physical, emotional at pati na rin sa pag-iisip ng ating mga PDL na kung saan ay nababawasan o naiiwasan natin yung stress na nakakapagpagaan po sa kanilang pananatili dito po sa loob ng kulungan. Kaming mga PDL o Person Deprived of Liberty ay masayang masaya dahil naipapakita namin ang aming mga nakatagong talento. At isa pa rito ay natatanggal ang aming pagkabago. Ito po sa amin ang mga aktibidades na binibigay po ng Bureau kasi dito po kami kumukuha ng lakas. Abangan ang iba pang nagbabagang balita mamayang hapon sa TV Patrol North Luzon. Ngayong quarantine, let's stay at home. Ito na ang ating pagkakataon na makipagkwentuhan sa ating pamilya. Sabay-sabay magdasal para sa bansa at para sa kalusugan ng bawat isa. Feeling sad? Happy? Lonely? Imbis status, maaaring ikwento ang nararamdaman sa kanila. Dahil sa panahon ng saya o pagsubok, sila ang laging nandyan. Pwede ring magbasa ng libro at ikwento ang istorya pagkatapos kinabunso at lola. Walang makakatalo sa team bahay. Team Kapamilya! Welcome back to BMK, mga kapamilya! Ito naman po pag-uusapan natin, tax amnesty. Alam niyo po ba kung ano yan? Ako rin, hindi po masyadong alam yan. Kaya ngayong araw, aalamin po natin yan. At para dyan, nakakasama po natin ang Group Supervisor ng Assessment Section ng BIR Cordillera na si Ma'am Claire M. Regala. Good morning, Madam Claire! Good morning, Miss Gracia. Good morning po sa ating mga viewers. Good morning rin po. Sana po yung nag-iingat niyo dyan sa BIR at alam po walang tigil ang ating operation. Okay, meron po tayong narinig na tax amnesty. Ikakasaya ba namin itong mga taxpayers? Ma'am Claire, ano po itong tax amnesty? Ano sa tingin mo, Miss Gracia, ikakasaya natin to? Oh, from the root word itself, parang feeling ko ikakasaya namin yan. Tama ba? Ayan po. Ito po. Ang Tax Amnesty Act under RA 11213, dalawa po yan, yung estate tax amnesty at saka tax amnesty on delinquencies. So ang concern ko natin ngayon is the estate tax amnesty. So alam naman po natin, pag yung mga properties namana, pero yung pangalan dun sa property hindi pa nailipat from the ninuno. So may mga instances po kasi na ngayon gustong ilipat ng mga apo, yung mga nagmamay-ari na nung pangalan nila dun sa properties. Kaya lang pag pumupunta sila sa ROD or sa BIR, malalaman na yung owner pa rin nun is yung ninuno nila, yung grandparents or great-grandparents, wherein namatay na sila ng 1980s pa, 1970s. So pag pumunta po sila dito para i-compute yung estate tax,
medyo matagal na po yun, malaki na yung penalties, lalo na yung interest kasi dekada-dekada na. Pero noong 2019 po, lumabas yung RA, implemented through Revenue Regulation 6-2019, wherein meron po itong tax amnesty, estate tax amnesty. So ano po ba yung estate tax muna? So yung estate tax po kasi is a tax imposed on the privilege to transfer the properties of the deceased to his or her legal heirs or beneficiaries. So may tax po yan bago po mailipat ng mga heirs or beneficiaries yung property in their name from di namatay na parents or grandparents, kailangan po ma-subject sa estate tax. Eh, prior po sa train law, the processing of estate tax is within 6 months from the date of death of the deceased person. So, 6 months lang po, Ms. Gracia. So, imagine po yung 70s or 80s pa namatay, tapos ngayon lang pupunta para i-process yung estate. So, malaking penalties po yun. At dahil dito sa estate tax amnesty, yun po yung good news. Kasi yung penalties po at saka interest ma-waive. So, itong estate tax amnesty na to po, it is a one-time opportunity to settle estate tax obligations. So, it will give reasonable tax relief to estates with outstanding tax liabilities. Oh, okay. Meron po bang, kunwari, paano po ito mangyayari, Ms. Claire? Kunwari ba, meron bang parang kung umabot ng 100,000 ang tax, yun na ang iwiwave, pero yung mga less than 50,000 yung tax sa mga namana ng kanilang mga properties o ari-arian, yun ang tuloy-tuloy pa rin ang dapat nabayaran. At paano po, bigla akong lumaki matakag, wala po akong mana, no? Pero syempre malaking tulong po ito para sa mga, ito ang problema ngayon. Lahat po ba ng mga napamanahan ay wala nang babayarang tax o meron po rin mga limitations ito? So, unahin ko muna natin yung coverage, Ms. Gracia. Yung coverage po nito is estate of the decedent who died on or before December 31, 2017. So, yung mga namatay po December 31, 2017 and prior, yun po yung subject sa estate tax amnesty. Tapos, ito po yung tatandaan. Ang basis po is, or computation is 6% of the net estate or 5,000, whichever is higher. So, kung kunwari po yung net estate is 50,000 times 6%, so 3,000 lang po yun, ano? Pero may minimum po na 5,000. So, yung babayaran po is the 5,000. Okay. So, kunwari, napamanahan po ako nung last year at nagpa-check po ako ngayon sa BIR ng tax ng babayaran kong ito mula sa property nga na pinamana sa akin. Kailangan ko bayaran kasi wala po tayo doon sa ano sa kautusan na mula 2018 and prior. Ano? Opo. At December 31, 2017 and prior po. Pero ang maganda po doon, nawala na po. December 31, 2017. Mm-hmm. Nawala na po yung surcharge interest at saka compromise penalty. Okay. Ms. Claire, paano mo makaka-avail sa amnesty ito? Kailangan po ba may mga importanteng dokumento na i-present sa BIR? Ay, okay. So, may mga list of requirements po tayo. Ms. Claire, yes, okay. Ms. Claire, go ahead. So, meron po tayong mga list of requirements na kailangan ipakita sa BIR. Kunwari po, yung properties is real properties. So, unang-una dyan is the extrajudicial settlement of estate or judicial settlement pag through court. And then, yung attachments po or proof dun sa property na kinaklaim na paghahatian ng mga heirs. Kung kunwari, so yung title, kung title siya, certified true copy of title, copy of the tax declaration, latest tax declaration at the time of death, tax declaration of land and building, or kung wala pong building or improvement, the certificate of no improvement, the death certificate, yung TIN po ng heirs at saka TIN ng estate. So, kailangan din pong applyan ng TIN yung estate. Tapos, kung may personal properties po siya, kunwari yung cash in bank, so kailangan po yung certificate from the bank kung magkano po yung balance as of the time of death. Pag shares naman, yung certificate of share.
kung gusto po nilang makita yung list, so nasa annex po ng Revenue Regulation 6-2019. And then para po makapag-apply dun sa estate tax amnesty, kailangan po nilang mag-fill out ng estate tax amnesty return or yung ETAR para po i-apply dito sa Revenue District Office. Okay. Eh ngayon pong pandemya, Ms. Claire, meron po mga nagtatanong, paano po yan? Ayaw na pumunta ng public places, ayaw na pumunta sa mga opisina. Pwede po bang gawin yan online? Yun lang po. Kasi kailangan po ma-present yung documents para ma-compute po namin. So, kailangan talagang physical po na pagpunta, pag-visit dito sa BIR para po sa computation. And kunwari po, Ms. Gracia, meron nang na-file noon na estate tax amnesty yung mga heirs. Tapos may hindi sila naisama na property. So meron lang particular property na hindi naisama. Baka tanungin nila kung pwede pa rin bang isubject yun sa estate tax amnesty. So kung yung desis po is namatay prior to December 31, 2017, pwede po. Okay. Para siguro rin maganda yung pag-uusap at medyo lalo na ha sa mga hindi naman expert when it comes to taxation o di naman kaya medyo magulo pag ganitong ano magulo pag ganyan mga documents sa pinag-usapan. Mas may explain po ng mga representative ng BIR sa kanila ang mga dapat na po. Tama po. Pwede okay. Naman po silang tumawag sa landline kung ano po kung may mga queries sila bago pumunta sa BIR para at least kompleto na po yung documents nila. So, yung contact number po namin dito sa assessment is 442-2328. 442-2328. Sa assessment po yan para po sa mga paglilinaw sa lahat po ng mga queries ninyo. Okay, mahuli na lang Ms. Claire. Alam po marami pa po kayong gagawin. Lalo na magpag-compute nyo dyan sakit sa ulo ng trabaho nyo. Ano po kaya pwede natin i-advise sa mga pamilya natin? At lalo na po siguro ngayon na pandemic, eh, ano po yung karanasang na naririnig nyong tanong o naririnig nyong reklamo mula sa ating kapamilya? Your message po to our kapamilyas. Okay. Recap lang po tayo dito sa estate tax. Ano? So, yung mga deceased December 31, 2017 and prior years, pwede pong mag-avail ng estate tax amnesty. So, ito po is hanggang June 14, 2021 na lang. Kasi 2 years po yung validity niya from June 15, 2019 to June 14, 2021. And ano po yung advantage nito? Yung penalties po is mawe-waive. Ang rate na lang po is 6% of the basic ay of the net estate or 5,000 whichever is higher. And then saan po pala dapat mag-file? Yung nakalimutan po natin i-discuss kanina. So dapat po yung heirs ipa-file dun sa last na residence of the deceased person. Yun po. Yung RDO having jurisdiction of the last residence of the decedent. Okay. Linawin lang po natin yan ha, doon yung pong last residence nung nagpamana sa inyo, hindi po ng present na tinitirhan nyo po. So, kunwari po, galing po siyang Cagayan yung nagpamana sa akin, doon po sa ano nila, sa BIR nila o RDO nila sa Cagayan ako, dapat magpamana. Apo, residence of the deceased person. Okay. And then, pag yung mga ano naman po, yung kunwari example natin kanina na meron nang na-process na estate tax dati, pero may naiwan pa na properties, pwede pa rin pong mag-avail for as long as nag-fall po dun sa coverage na yung deceased is December 31, 2017 and prior yung date of death niya. And yun lang po, yung deduction sa gross estate, considered na na-claim na before. So, ang pwede na lang i-deduct nila for the estate tax amnesty is the share of the surviving spouse in case of conjugal properties. Medyo lumalalim na Ms. Gracia. Kaya kung ano po. Okay. Alam nyo, biglang nung nasasalita ka, napunta ako sa ibang dimension. Actually naman, sasabihin ko, pag meron po itong mga kapamilya natin nanonood ngayon na mga ganyang mga ano, mga ganyang mga kunwari, kailangan i-proseso, maiintindihan nila eh. Yun pala yun, yung document na kailangan ko. Maiintindihan yung mga terminology na yan. Okay, go ahead, Ms. Claire. And reminder po, concern nyo kanina kung pwedeng online, so pasensya na hindi po talaga pwede itong i-online. Kailangan po mag-evaluate yung documents and the computation will be done here. Kasi kailangan po talaga makita yung mga documents. Hindi po pwedeng
sa online lang. And then yung payment po kasi, so yun naman yung meron ng options. Pwede manual through the bank, pwede din electronic, through GCash, Paymaya. Yun po. So ayun, hanggat maaari, kailangan nating mga kapamilya magsakripisyo, lalo na pag kailangan nyo nang asikasuhin ito in this time of crisis. Wala pang online system for this specific ano bang tawag dito, Ms. Claire? For this specific processing or program, yes. Pero pasasaan ba siguro, ano, hindi natin alam, lalo papasok lang tayo sa new normal. Pero still, mga pamilya, parang wala na rin po tayong iniisip, bakit hindi na lang po tayo pumunsok na sa kanila at nabanggit na rin po ang kanilang phone number kanina. Maraming salamat, Ms. Claire. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo dyan. Pakumusta po sa lahat ng mahal namin taga-BIR. Hindi po. Makakarating po, Ms. Gracia. Thanks po. Bye-bye. Good news ito, mga kapamilya, para sa mga, uy, may mga pamana. Hindi ba? Hanggat maaari po, mga pamilya, habulin rin po sana natin ang deadline at iayusin na po natin ito, isettle na po natin ito nang hindi na po tayo nag-iisip ng kung ano-ano pa. Marami po tayong dapat paglaanan ng ating mga enerhiya in this time of crisis. Magbabalik pa po ang BMK. Sa panahon ngayon na merong coronavirus o COVID-19, maghugas lagi ng kamay at siguraduhin malinis ang ating mga gamit at kapaligiran. Ang pinakamagaling na paraan para makaiwas sa banta ng virus ay ang manatili sa ating home sweetie home. Ito po ang ating chance to create more happy memories at makabonding ang ating family. Ako po si Tony Gonzaga at gawin nating ligtas ang Pilipinas sa COVID-19. Ngayong linggo ang simula ng Ghost Month. Ito ang ikapitong buwan sa Chinese calendar. Kadalasan ito na natatapat sa Agosto ng ating kalendaryo, na nagkataon ay katunog ang Ghost. Tuwing Ghost Month, pinaniniwalaan na nagbubukas ang pinto ng impyerno at bumibisita ang mga ghost o espiritu ng mga yumao sa lupa. And every year, ay bumabalik sila sa kanilang pinagdadalian. Yung mga iba, nakakaroon ng hindi magandang takbo ng dahil sa yung mga pinatay na unsolved death. So, nakakaroon tayo ng mga hindi ka nais-nais yung mga sakuna, nagigilipin sila. May ilang gawain na dapat iwasan tuwing sumasapit ang Ghost Month upang hindi paglaruan o mabiktima ng mga espiritu. Iwasan ang magpagala-gala tuwing gabi, lalo na para sa mga bata. Hindi rin dapat umawit o sumipol kapag sumapit ng dilim dahil nakakaakit umano ito ng mga espiritu. Ipagpaliban rin muna ang mga malalaking desisyon sa buhay tulad ng pag-aasawa, pagpasok sa bagong trabaho o ang mga malalaking business transaction. Samantala, sa 15 araw ng 17th buwan sa Chinese calendar, gugunitain ang Hungry Ghost Festival. Katumbas nito ang September 2 sa ating kalendaryo. Ito ang araw ng ating pagpapasalamat sa mga ghost. Ayon sa tradisyon ng Chinese, sa 15 na Ghost Festival ay nag-aalay sila. Kagaya ng natin na yumaong ng ating relative o magulang o mga lolo, inaalay natin ng pagkain sa kanilang. Sinusulugan natin sila ng mga paper money, mga damit, mga pito. That is tradition eh. Kaya tinatawag natin sila na naging hunger boss nang dahil nandun sila, wala silang makakain. Yung dote na pinagtitirahan natin, hindi natin alam kung ikailan tayo na nagtitira doon, kaya napapasalamat din tayo. Yung mga naunang nakatira dito, inaalay din para sa kanila. Paliwanag pa ng interpreter, ang mga nararanasan natin na sakuna ay posibleng epekto ng double eclipse o ang magkasunod na eclipse na naranasan ng mundo ngayong taon. Sa isa ring pambihirang pagkakataon ay nagsabay ang leap year ng Chinese at Western calendar ngayong 2020. Kaya payo nito,
magdasal, gumawa ng kawanggawa na bukal sa puso, at pairalin ang disiplina. Binibigyan tayo ng pabala. Mm-hmm. Pag hindi pa tayo mabago sa ganong sistema, pagdating ng araw pata uulan tayo ng apoy na hindi natin inaatakan. Mga kapamilya, ngayon po ay pag-uusapan natin ano nga ba ang naitutulong ng coconut o ng niyog sa ating ekonomiya dahil ngayong Agosto po ay Coconut Week Celebration. Ngayong Linggo lang pala na ito. At para dyan, makakasama natin si Sir Juan Millar, ang OIC ng Philippine Coconut Authority North Luzon. Sir, good morning po. Sir, magandang umaga po. Ang inyo pong likod, Juan Millar Jr. dito po sa Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan. Okay. Sir, una, may tawag sa niyog o sa coconut na lazy man's crop. Ito ay, bakit una, ba tinawag na lazy man's crop ito at ano ang totoo sa phrase na ito? Yeah. Yung pong term natin na tinatawag na lazy man's crop, kasi yung niyog, pagkatapos mong itanim, hayaan mo na, hindi ko sa panahon, aani ka. Kaya tinatawag na lazy man's crop. Pero sa likod po noon, hindi po natin nakikita yung kahalagahan ng produktong ito. Marami po makahalagahan nito. Kaya dapat siguro mawala sa ating kaisipan yung tinatawag na lazy man's crop. Sa halip, ito po tawagin po natin na tree of life. Ayan, tree of life. Dahil since elementary naman tayo, itinuturo na ang coconut mula ugat hanggang sa dahon. Sa dahon. Napapakinabangan. Yes, sir. Okay. Sir, ngayon po, sa pamumuhay natin ngayon, sa modernong pamumuhay, ang coconut po, gaano pa rin kahalaga sa ekonomiya po? Hindi lang ng probinsya, maging bansa na rin siguro. Yan. Sa national setting, ang coconut po, ang ating number one dollar earner. Ano? Pangalawa po tayo doon sa Indonesia. Medyo umikot kasi ang coconut. Dati Pilipinas number one, pero ngayon parang pumapangalawa tayo sa Indonesia in terms of production. Pero sa kabila pong lahat ito, maraming mga produkto mali-derive natin sa coconut para po maiangat ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. So kung bibigyan po natin ng konting panahon, una, yung balat pangkaraniyon ay tinatapon lang natin. So yung po balat, ilalagay po natin ito sa isang decorticating machine. 30% po nito ay magiging fiber at yung 70% naman ay magiging wire. Ito yung pinakaabo niya. Buat mo sa fiber, pwede po natin maraming mga produkto magagawa dito. Ito po tinatawag naman, geonets, ano, geolags, yung ating mga doormat. So, yun po yung mga produkto magagaling sa fiber. Doon naman sa choir, ito po na pwede natin magandang soil conditioner para po mapaganda yung ating ani sa bukid. Irrespective kung ito man ay palay o kaya sa ibang mga gulay. So, yung pong ating pangalawa, yung ating water, yung sabaw ng niyog, pangkaraniwan tinatapon lang natin. Matapos biyakin yung niyog, tapon na. Pero kung titingnan po natin, maganda po may convert ito. Kasi sa mga health conscious, yung ating mga buko, ay meron po magandang benefit sa ating kalusugan. Pero yung ating mga mature nuts, pag tinatapon natin, yung mga nagkokopra, pwede pong ipunin ito at maging vinegar, another source of income po ito. Then, yung ating meat, pinakalaman niya. Ito po yung ating pangkaraniwan na tinitin natin. Kino-convert natin to copra. Ano? Pero kung copra pa lang tayo palaging umaasa, medyo lugi po. Marami po mga pagkakataon na dapat may convert natin ito to sa food and non-food products. Okay. So, sa darating po ng nakuan, na Coco-Week, dito po sa Tibag, marami po tayo makikita mga di-displays ng mga produkto buhat sa niyog from food. Ano, may mga buko pie, nandito yung ating virgin coconut oil, etc. Then may mga yung handicrafts naman, buhat sa mga shells, ganoon po. Makikita mo natin ito at pwedeng mabili. Ayan. Sir, sa ngayon po, ang marami pa rin ba ang nahuhumaling na magtanim at magparami ng niyog or look? Habang lumilipas ang panahon, paunti ng paunti ang nagtatanim nito siguro sa land conversion, sa siguro naghahanap ng ibang tanim, ganun po. Pero sa ngayon ba
umuunti ba o dumadami pa rin ang nagtatanim ng inyo? Base po sa aming coconut statistics, dumadami pa rin yung ating area planted to coconut. Kasi marami pa tayong mga tiwagong na lupa. In case na lang po dito sa Pangasinan, yung ating butihing mayor ng Lingayen, si Mayor Leopoldo Batawil, ay nagre-request dito sa opisina para makapag 10,000 na seedlings ang gusto niya, Edward, para sa ganun, ipamigay niya sa kanyang manasasakupan sa Lingayen. May mga programa din kami doon sa Sawal. Meron din nakaset doon na something 7,000 na seed nuts at yun po ibibigay doon dito sa Santa Barbara, we have 4,000. You know. Then, yun lahat ng mga ito ay maipapamigay sa ating mga nasasakuan, mga gustong mga magtanim o magsasaka dito sa Pangasinan. Free po ang mga yun. Tapos, mayroon tayong programa na tinatawag namin na Accelerated Coconut Planting and Replanting Program, ACPRP. Na kung saan si farmer ay magna-nursery, tapos ang allocation niya kasi, para makasali po tayo rito, ang allocation po kasi natin ay 200 seed nuts bawat hektarya. At buwan sa 200 seed nuts na yon, inaasahan natin na makakapag-produce tayo ng 143 good seedlings. So sa programa ng ACPRP, once si farmer ay nakapag-nursery, may ipakita niya mayroon siyang tax declaration na lubang tataniman, may ipakita niya mayroon siyang ID, then entitled po siya na mabayaran ng 40 pesos doon sa 143 seedlings, seed nuts na nakaset. Pwede na. Pagkatapos, itatanim na niya sa kanyang lupa. And after 3 or 4 months, 2 to 3 months, matapos itanim, bibisitahin muli ng PCA para matiyak na yun nga ay stabilized na, buhay na sa field. At yun ulit ay babayaran ng PCA ng another 45 pesos. So meaning to say, si farmer na nag-nursery, itinanim niya, babayaran ng PCA sa pamamagitan ng incentive sa kabuang 85 pesos sa isang buhay seedling. Okay. Sa ngayon po, sa pangangalaga naman ng pananim na nyo, kung ikaw ay may puno, kung hindi ako nagkakamali, siguro around 2008, 2009, or 2010, nagkaroon ng peste sa Nyug, yung nagbra-brown yung dahon dito sa Pangasinan, meron din sa Batangas, sa Southern Luzon. Sa ngayon po ba may peste pa rin sa Nyug at paano ito may iwasan? Linawin po natin yung mga peste na yan. Yung una, kung ang nagbra-brown ay yung medyo malapit sa talbos, mostly na-obserbahan po natin ito sa tag-init, yung peste na po ito ay tinatawag natin na brontispa. Yung brontispa na ito ay mahina naman na insekto. Kasi pagdating ng tag-ulan, nawawala siya. Pagdating ng tag-init, nagkakaroon ng recurrence. Pero anumang insecticide ay kayang puksain ang brontispa. Kung nagkataon naman na ang natutuyong dahon ay yung sa medyo older leaves. Sigurin ko pa ba? Okay. Tapos papansin niyo yung bunga, may mga bulubulutong. Ito po yung delikado. Ano? Ito yung sinatawag natin na coccolisap or scale insect. Ito po yung napabalitan na nagkaroon sa something ng Batangas area. Doon sa Bataan area, nagkaroon doon sa Romblon. Ito po yung scale insect. Ito po yung delikadong peste ng nyug. So far, dito po sa Pangasinan, wala itong scale insect. At yung pangatlo, nakikita kong pangkaraniwan na sakit. Kaya kung minsan, yung mga farmer ay sinasabi niya, sir, mayroong peste yun namin. Ito yung tinatawag natin na rhinoceros beetle. Ito po yung uwang. Yung parang sa lagubang na mayroong sungay sa likod. At iyon ang naninirang nyo. Napupuksan din po yung kwantong yung rhino nito. Ang nangyayari nga lang ay kumbaga, dapat siguro na managdagan pa namin yung aming mga tawag dito, mga information dissemination drives para yung uwang ay mapuksa. Yeah. So hindi ko nakausap ko ng ibang mga municipal agriculturist para matulungan kami sa aspetong ito. Yeah. Huwag silang mahihirapan or mahihiya na lumapit sa kanilang local agriculture office. Kung di ako nagkakamali, yan yung maraming hindi naapektuhan ng production ng lambanog ng Southern Luzon dahil sa mga peste na yun kung hindi po ako nagkakamali. Yes. Sir, dahil nga po sineselebrate natin ang Coconut Week, ano ho ang mga aktibidad ngayong Agosto
ng inyong opisina para naman po sa mga nais na magsimula sa ganitong negosyo, nais na magsimula magparami ng ganitong tanim po? Okay. Para po sa ating Coco Week celebration, una po sa December tuloy, para Pasko na sir. Sa August 25. Sa August 25 dito po sa covered court ng Tibag East na Santa Barbara. Dito po gaganapin yung ating opening program ng ating Coco Week celebration. Mm-hmm. Ano? Na yung pong ating administrator na si Administrator Madrigal, Benjamin R. Madrigal Jr. Siya po ang ating keynote speaker dito po sa gaganawing kadiwa ni Ani at Kita ng August 25. Tapos, yung August 27 naman, magkakaroon po naman ng North Luzon Stakeholders Forum. At ito po, online na po. Ang panito, the said forum is part of the re-entry plan to reintroduce PCA regions 1, 2, 3, and CAR as a separate and distinct region to various stakeholders. Dati kasi, ang region namin na regions 1, 2, 3, and 4B. Kasama rito ang Maropa, Palawan. Pero uminog ang panahon, yung Maropa na yan, yung region 4B, ay napunta na regularly sa region 4. Kaya ngayon, ang regions namin ay regions 1, 2, 3, at saka Cordillera at Pacific region na lang po. Yun. The forum brings together key stakeholders to ensure that the joint action strategy address the global challenges and development of the coconut industry. So, mapag-uusapan po rito, ano nga ba magagawa ng ating local government units, ano nga ba magagawa ng PCA, at iba pang mga stakeholders para ma-improve o mapaganda ang industrial niyo dito po sa ating mga nasasakupang region. Okay. At meron kayong webinar? And, opo, ano? Opo. Yung webinar, naka-schedule naman ng 25, mayroon tayong webinar ng 25 at saka 28 na kung saan nakapagpadala naman na po ako ng mga sulat sa iba't ibang mga punong bayan, ano, para kumbaga gusto nilang malaman ano nga ba ang mga programa ito. So, ibigay lang po nila sa amin ang kanilang cellphone number sa kanilang email address para mabigyan po namin sila ng link and then makakapag-participate po sila sa webinar na ito. Okay. Sir, panghuli na lang po para sa ilan na sinasantabi, binabaliwala yung tanim nilang nyog, parang feeling siguro nila, design lang sa kanilang landscape. Ano po ang mensahe sa kanila at sa mga gusto pong magsimula sa industriya ng pangyong? Sa ating po mga nasasakupan dito po sa probinsya ng Pangasinan, sa buong Region 1, mapakamahalin po natin ang nyog, alagaan natin ito sapagkat ito ay tree of life. Marami tayong mapapakinabangan dito. Ano, buhat doon sa mismong produkto, buhat sa nyog mismo. And then yung lupa para hindi masayang kasi maluwang ang species nito, pwede pa rin po tayo magkapag-intercrops. And then we say, para baga tayo to, two or three stones, birds in one stone. Oh. Eh. Sir, yun lang. Maisama ko na rin lang. Sorry, maihabol ko lang. Ang nyog po ba ay perfectong or kumbaga advisable na puno kung gusto mong mag-multi, kumbaga, variety ng tanim. Hindi niya inaagawan ng sustansya yung kung sasabayan mo siya ng ibang tanim. May mga halaman na gusto niya na naliliman. Mm-hmm. Coffee and cacao. Okay. Hindi sila competitive. Gusto niya na lang shade, you know. Yung luya mismo, gusto rin niya na naliliman. So yung lansones, gusto rin niya na naliliman. So hindi sila competitive dun sa nutrient na ibinibigay natin dun sa niyo. Bagkos nagkakaroon sila ng parabagang MU. Okay. Ayan. At yung mga ganyang informasyon, yung mga ganyang pwede nyo matutunan mga kapamilya, eh pwede nyo pong malaman yung mga informasyon na yan doon sa mga in-offer nilang webinar, sa mga seminar, sa mga atinan yung activity na nabanggit ni sir kanina. Ituturo po yan lahat sa inyo mga kaalaman para mas mapalago pa ang inyong industriya kung kayo po ipapasok sa coconut industry. Para mapalabon po yan. Kaya huwag po natin sasayangin yung pagkakataon at sana umatin tayo kung tayo interesado po sa industriya ng pagnyonyog. Sir Juan, maraming salamat po sa tips at information na binigay sa mga kapamilya. Mag-alit po ang BMK. Sir Noriel, Pagyanos, magandang umagaling po. Maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po tayong lahat. Ngayong quarantine,
Let's stay at home. Ito na ang ating pagkakataon na makipagkwentuhan sa ating pamilya. Sabay-sabay magdasal para sa bansa at para sa kalusugan ng bawat isa. Feeling sad? Happy? Lonely? Imbis status, maaaring ikwento ang nararamdaman sa kanila. Dahil sa panahon ng saya o pagsubok, sila ang laging nandyan. Pwede ring magbasa ng libro at ikwento ang istorya pagkatapos kinabunso at lola. Walang makakatalo sa Team Bahay. Team Kapamilya! Pamilya, mga kaibigan. Ako ha, mga pamilya, antabayanan niyo po. Dahil we will leave you guys with a bang. Antabayanan niyo ang The Reunion. Mga previews po, mga past, mga morning host ng Dagupan at Baguio. Magsasama-sama, sabay-sabay po namin makakausap ang mga yan. O basta, ang daming mangyayari sa last week natin. Masaya to, mga kapamilya. Kaya antabayanan niyo po yan. The Reunion. Kasama natin ang mga iba't ibang mga nakalakhan natin, mga morning show host ng Dagupan at Baguio. Yung mga pinapanood natin nung bata pa tayo, no? Yeah. Ay, nako. Alam natin yan. Kasi talaga lumaki tayo sa kanila. Parang ano, second parents na natin yung mga yung second parents. Ito naman. Guys, may tatanong ako bilang ako'y DJ. Wow, bilang ako DJ. Kahit hindi ako magaling sa lyric ko at sa tono. Kapag meron kayong isang awitin na sakto makakapag-describe sa naging ABS-CBN experience nyo, what is that song? And can you please song at least a line or two? Pops Noriel, I want you. Wow! Siguro, actually hindi lang isa eh. Kung yung buhay ko sa ABS-CBN, parang bagay para sa akin yung Kaleidoscope World ni Francis Kemp. Sa dami ng nakilala ko sa ABS. So many faces. Hindi ko nakakantahin yung lyrics na. So many faces. Different voices, different choices. Some are, ano na yung susunod? Some are mad. Well, some... Some are mad and some are cold. Some are... Basta! So, yung parang dinidescribe niya. Every color... Every you represent you. Yeah. I mean, mm-hmm. Kaleidoscope World yung buhay ko. Pero yung paglabas mo ng opisina, magagather ka ng balita, siguro ang kanta ko doon, Sugat by Dicta License. Hindi ko lang kung alam niyo yung banda na Dicta License. Sugat, ito ang mga sugat kapalang isang nasyon. Basta dinidescribe niya yung mga nangyayari sa bansa niya. Pakinggan nyo na lang. Sugat, Dicta License. Wow, okay. Sige. Kapakinggan namin yan. Oh, ikaw, Marky! Ang hirap. Sa akin, siguro yung kanta ko para sa kay ABS ngayon, hindi tayo pwede. Hindi nagtagpo. Hindi na. Yun nasa on top of my head kayo. Yun yung lagi ko napapahinggan. Pero, siguro ano na lang, para may sense naman yung sa akin, it's ano, go the distance na lang. Go the distance. I have often dreamed of a far off place where heroes welcome will be waiting for me. Kasi talagang malaki ang itulong sa akin ng ABS. Ayun na lang. Buti na lang may naisip ako last minute. Go the distance na lang pala. I change my answer. Proud of you, I'm proud of you, Marky. Kamay sa baba. Ano, Pops? Kaway sa baba. Sabi niya kasi may naisip siya. I changed my answer. Sure ka na ba? Ayun na. Ako alam niyo kanta ko sa ABS-CBN experience ko. Boom, tarat, tarat. Tararat, tararat, tarat. Hindi na joke. Kuya Will Jacket. Ang ganda ng question. Ako talaga. Itong song na to, napaka-memorable because we've sang it a lot of times nung ako ay choir member nung high school ako. Choir pala. Bilang special program for the arts. Mm-hmm. Check it. It's legit. It's not fake news. Paniwala kayo sa hindi. Itong kantang ito ay yung tagumpay nating lahat. May rendition nito si Miss Leia Salonga. May ano kasi part ng lyrics doon.
Sama-sama nating abutin. Pinakamatayog na bituin. Alto kasi ako eh. Dung, 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 dung. Ako yung second voice. Nabubula ako yung natutulog kasi sa likod mo. Kikita niyo ba? Nakikita pa yung paa. May love. Anyway. Tawag ko ba dyan? Ang himpi ng tulog. Ganit nawa ako ng wife. Naging sex. Yun kasi, siguro yung perfect naman, nararamdaman kong perfect song for our company's journey for the last few months. Kasi parang doon natin nakita na tayong lahat, tayong 11,000 plus employees, nagbuklod-buklod, nagsama-sama. We may not know each other personally, pero alam natin sobrang tindi nung ano natin, nung yakap sa isa't isa, yung suporta sa isa't isa. Kaya alam ko, kahit na anong mangyari sa atin, mapagtatagumpayan natin ang lahat sa mga next adventures natin sa buhay. Mati. Kayo ba, mga kapamilya, kung meron man kayong gustong i-dedicate na song for ABS-CBN, ano yon at bakit? Type nyo na po yan sa comments below. At syempre, may pahabol na reminder si Marky at Papi. Yes, mga kapamilya, habang kayo pa yung nagko-comment, i-share nyo na rin po itong stream natin. Every Monday to Friday, mapapanood nyo po kami sa Facebook, Bago Morning Kapamilya Baguio at Bago Morning Kapamilya Dash the Groupad. Yan, mga kapamilya, i-share nyo lang, share yan. At mapapanood nyo rin po kami sa YT, sa YouTube, mga kapamilya. Ang aming pong channel dyan ay ABS-CBN Regional. Mag-subscribe na po kayo at i-hit nyo yung notification bell para magkaroon kayo ng update sa aming probinsya, sa inyong probinsya, sa probinsya natin na yes. Speaking of, we have to congratulate ABS-CBN News for hitting 10 million subscribers on YouTube. Congratulations, ABS-CBN News sa YouTube po. Kaya naman po, palawagin pa po natin ang ABS-CBN Regional Channel naman ng YouTube. Please, please, do subscribe mga kapamilya, ha? Congratulations to everyone at mga kapamilya, we wish you well. Have a great day. Bukas po ulit, sanduhan po kami dito po sa Mas Pinalawak. Mas Pinasiksi. At Mas Pinasayang. Bagong morning, kapamilya. The season finale.